So what's good boys, my name is Sean. Welcome to another video boys. Welcome na naman sa isang video. So today boy, in this video pag-uusapan natin yung cutting and dieting mistakes to avoid when you are in a calorie deficit boy, okay? So yan yung pag-uusapan natin. Pero syempre alam nyo na boy, okay? Bago natin simulan yung video, hingin ko muna i-suporta nyo by tapping that like button. Maraming salamat kung tinapik nyo yan. It helps the channel grow more. Tapos subscribe na rin kung trip nyo yung mga videos and tips na binibigay ko sa inyo boy, okay? So 70% na yata yung hindi nakasubscribe na nanonood. So sana mag-subscribe kayo. And maraming salamat sa inyo. Proceed na tayo sa topic. Let's go. Basic. Okay boy game. So medyo mapapahaba yung video natin for this day. Pero gusto ko kasi na i-explain sa inyo yung video and yung mga sasabihin ko sa inyo na maayos, yung mga mistakes na dapat nyong iwasan boy. Gusto ko ma-explain ko na maayos. So number one boy, okay? Unang-una sa lahat, going super low on your calories on the very beginning of your diet boy, okay? So alam naman natin na when we are dieting, we need to be in a calorie deficit boy, okay? So ano ba yung calorie deficit, diba? Explain ko lang na mabilis, eating less and burning more, okay? So, bababaan mo yung calorie intake mo, tapos i-increase mo yung activity rate mo, okay boy? So, eating less and burning more. And boy, pag nagsisimula, common mistake to na nakikita ko sa lahat ng nagsisimula mag-diet or mag-deficit or mag-cut boy, okay? So, given na marunong kang mag-calculate ng calories mo, tapos bigla, bababaan mo ng sobra yung calorie intake mo. Okay boy, a good example is yung kay Miss Angel Locsin na ginawan natin na video boy. Okay, so yung hinayin niya na nutritionist. Okay, so hindi ko naman alam kung long term niya gagawin yun. Pero yung hinayin niya na nutritionist is binigyan siya ng 800 calories lang. Okay, so oo boy, deficit yung 800 calories. Pero sobrang baba nun. Okay, so yun yung isa sa mga common mistakes. Ako rin dati nagagawa ko to boy, okay? So, nung bago-bago pa lang ako natuto na mag-calorie deficit. So, ang ginagawa ko, maintenance calories ko, okay? Yung maintenance calories is yung to maintain whatever you are or whatever your body weight is. So, maintenance calories minus 800 ko agad boy. So, for example, 2.5 yung maintenance calories ko, minus 800. So, ilan na lang intake ko nun? 1.7. So, sobrang baba agad ng deficit ko, okay? So, ang mangyayari nun, mamamatay agad or babagsak agad yung metabolism ko. Mag-a-adapt agad siya sa lower calorie intake. Kaya hindi ko nire-recommend yung agad na low calorie intake boy, okay? So, 500 calories na yung pinakasagad na pinakamababang deficit boy. Okay ka na dun. Don't go super low on your calorie intake on the beginning of your diet boy, okay? Pangalawa boy is relying on the weighing scale too much, okay? So, yung timbang mo, yun lang yung focus mo sa diet mo or sa cutting mo, okay? So, for example, nag-start ka sa 70 kg, tapos na-stuck ka or biglang nahihirapan ka sa scale, nalilito ka, parang yung ulo mo naka-focus lang sa scale, diba? 70 kg ka, tapos 2 weeks na yung nakalipas, 69 kg ka pa din, tapos 4 weeks na or 1 month na yung nakalipas, 68 kg ka pa lang. So, boy, don't rely too much on the weighing scale, okay? So, tignan mo yung changes na nangyayari sa katawan mo. Take progress pictures, take progress videos, okay? So, hindi naman masama, hindi mo naman ipopose eh, para sa sarili mo lang, okay? So, tignan mo, okay? Tignan mo kung ano yung nangyayari sa katawan mo. Huwag ka magre-rely sa scale kasi yung scale, boy, okay? Magpapaiba-iba talaga yan dahil sa food volume, sa water intake, okay? Sa carbohydrate intake, sa sodium intake boy, okay? So magpapaiba-iba talaga yan. So hindi ka makakapag-focus kapag nagpo-focus ka lang sa scale. Hindi ka makakapag-focus sa cutting mo, okay boy? So tignan mo yung physical changes, wag yung weighing scale, okay? So parang pang-track mo din yan ng progress yung weighing scale, pero hindi siya 100% na dyan ka magre-rely boy, okay? So, pinakamaganda pa rin yung physical changes na makikita mo boy. Pangatlo boy, okay, is din to sa mga mistakes na maraming ako nakikita, focusing too much on cardio boy, okay? So,
yung focus mo nasa cardio na lang, okay? So, sobrang dinamihan mo yung cardio mo. Sobrang cardio lord ka na, okay boy? So, huwag ka mag-focus masyado sa cardio, boy, okay? Tapos, minsan na nineglect mo na or hindi mo na nabibigyan ng solid na effort yung ano weightlifting session mo, boy, okay? So, mas mag-focus ka sa weights muna. Tapos, yun, secondary cardio, okay boy? So, okay, given, maglulose ka ng weight sa cardio, sa maraming cardio. Pero, kung gusto mo is yung aesthetics or yung goal mo is to maintain muscle, unahin mong i-focus yung weights, okay boy? Don't focus too much on cardio. Isipin mo muna ganito, ganito yung ikot niyan. Weights, tapos nutrition, proper nutrition, okay? Tapos cardio, ganun yung ano, focus mo. Parang 1, 2, 3, ganun sila, okay boy? Next mistake, boy, is ito, pang-apat. Madami akong nakikitang ganito, common din to. Ako dati nagagawa ko din to, boy, nung ano, nung nagsisimula pa din ako. So, not tracking your snacks, boy, okay? So, yung patikim-tikim na sakit mo or yung sakit natin na patikim-tikim. So, isipin natin, okay? May masarap na pagkain sa bahay, hindi siya kasali sa meal prep or sa meal plan natin. So, okay, tikman ko lang, konti lang, okay? So, di ba parang ganun, okay? Siyempre, hindi mo naman alam yung tinikman mo kung gano'ng karaming calories, lalong-lalo. Kung yung natikman mo is yung masarap na pagkain, boy, matik yan, mataas yung calories niyan, okay? So, may kilala akong ganito, pangalan niya, Neg-Neg. So, shoutout sa'yo, Neg-Neg. Patikim, iba daw yung tikim lang sa talagang kinain mo, boy, okay? So, konti lang daw yung tikim. Pero, ayun, boy, common na sakit natin, tayong mga Pilipino or tayong mga nagde-deficit or nagda-diet is yung tikim-tikim na ginagawa natin sa mga masasarap na pagkain, boy, okay? So, pag pumatong yung mga tikim-tikim na yan, pag pumatong yung mga calories niyan, boy, okay? Lugi tayo, boy, kasi hindi na natin natatrack yung ano yung mga calories na tinitikman natin. So, it may be a hinder or pwede siyang maging sagabal sa progress natin, boy, kasi okay, nag-add up yung calories, boy. Wag kaya kung gusto niyo ng solid na progression nung kung sa scale gusto niyo progress tapos sa ano sa physical changes niyo, okay, bawasan niyo or as much as possible i-track niyo na lang kaysa tikman niyo, boy, okay? So kaysa maging sagabal pa. Panglima, boy, okay? Panglima, not training hard enough, okay? So kung gusto mo nga is aesthetics yung training mo, bigla mo na lang iniba kasi narinig mo or nakita mo sa idol mo na high reps, light weight, okay boy? So uubusin mo na lang daw yung ano, yung fatigue, parang ipapatig mo na lang yung muscle mo, magpo-focus ka na lang sa high reps, sa light weight na binubuhat, okay? So basically volume work tapos puro fatigue and pump lang yung hinahabol mo, boy, okay? So hindi yun ganun, hindi dapat ganun, boy, okay? So kung paano yung workout program mo nung nagbabulking ka or nagli-lean bulk ka is ganun pa din, boy. I-tweak mo lang, dagdagan mo ng konting volume, dagdagan mo ng konting reps, okay? So, dagdagan mo ng ibang exercises, pero huwag kang magre-rely sa lightweight and high reps, okay? So, common myth yan na nangyayari kapag nagde-deficit ka, puro high reps na yung ginagawa mo. And, okay, pwede siyang mag-cause ng muscle loss dahil nag-iba bigla yung training na ginawa mo compared nung nag-bulk ka, boy, okay? So, in a way, effective siya kung gusto mo mag-lose ng weight, pero kung gusto mo ng muscle retention, syempre, hindi mo siya kailangan i-focus na parang yun lang yung goal mo na high reps, na lightweight lang yung ginagawa mo, boy, okay? So, a mix of heavy work, moderate work, and light work, okay boy? So, ganun yung gawin mo. Pag-aralan mo, search ka or mag-aral-aral ka sa Google, sa YouTube, boy. Free lang yung info sa internet. Or hire a coach kung tamad ka na talaga, boy. Yun lang naman. So, huwag ka mag-focus sa high reps and lightweight, boy. Kung anim, boy, okay? So, isa rin to sa mga nakikita kong mistake and sayang. Ito, giving up too soon, too early, boy, okay? So, agad ka sumuko, boy, kasi yung expectation mo versus reality is hindi nagkatotoo, okay? So, for example, yung idol mo, ginayang-ginaya mo yung approach niya, pero yung nangyari sa katawan niya and nangyari sa katawan mo is iba, boy. Ikaw, nung nag-cut ka or nag-diet ka is either sobrang nipis mo or wala ka pang muscle na nakita dahil
ano boy, okay? So, iba kayo ng idol mo. Regardless kung gayang-gaya yung program and diet and nutrition approach nyo. Pero iba yung ano boy, yung nangyari kasi genetics. So, okay? So genetics lang naman yung sagot. Iba yung genetics nyo, iba yung response nyo sa pinaggagawa nyo. Kahit pa sobrang gaya yan boy, okay? So, huwag ka susuko. Given naman, okay, may progress ka boy, hindi nga lang siya katulad nung sa idol mo, or dahil di siya katulad nung sa idol mo boy, sumuko ka, di ba? Huwag ganun boy, okay? So, meron tayong sariling timeline, kaya nga iba-iba yung genetics natin. Kung pare-parehas tayo na sobrang maganda lagi yung progress, sobrang solid lagi yung progress, di ba? Wala na yung ano, wala na yung point ng buhay, wala na yung struggles, puro na lang pag going up. Meron din yan na parang Bitcoin lang yan, going up, going down, di ba? So, kung alam niyo yung Bitcoin, parang graph lang yan na gumaganon, tas minsan gumaganon, okay? So, hindi lahat going up, meron din yan downs, up and downs, ganun. Huwag ka susuko sa ginagawa mo porket hindi siya naging katulad ng sa idol mo or sa ginagaya mo boy, okay? So, meron ka sariling timeline, makukuha mo rin yung tamang progression and tamang program na ginagawa para sa sarili mo boy, okay? So, huwag ka madi-disappoint sa sarili mo. Number one, be consistent. So, okay boy? So, yun lang naman lahat para sa video natin boy for this day. And, okay, bago ko makalimutan, lagi ko nakakalimutan, pasensya na. Shoutouts natin yung mga tropa natin dito. Kahit di naman ako artista, nagpapashoutout ako yung sa inyo. So, number one, shoutout si Mike Cool Jahul, okay? So, Jahula na. Pangalawa, si Joshua Astroveza. Pangatlo, si Ang Babaeng Dilag. Pangapat, si Leo Arroyo. Panglima, si J. Monster, the Module Man. Congratulations, college ka na. Di ko alam pang ilan to, si Kent Tan, okay? So, shoutout sa'yo, bro. Konti na lang, okay? So, malapit na yung Mr. Philippines. Sobrang tuyo mo na, advance na yung pagkatuyo mo. And sino ba bang shoutout natin? Si Bon Campos, okay? So, subscribe kayo kay Bon, okay? So, solid na mga videos niya. Parang, compare niyo yung mga videos ko sa videos niya. Tae lang yung video ko, yung kanya, ano boy? Yung taing solid, yung taing ginto. So, ayun boy, subscribe kayo kay Bon. And hanggang dito na lang video. Maraming salamat sa panonood. Like and subscribe boys, like and subscribe. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Let's go basic. But then you came and caught my eye. One night stand to a one week ride. Oh my, now you got me thinking, damn, all I really need is you. Yeah, it's like we're jumping off a summertime thing to another one fling. That we cozy up in winter.